Ang susunod nating balita ay may isang pakiramdam na lumulubog ito ay tungkol sa China ang pangalawa sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Ang China ay tahanan ng 1.4 bilyong tao at ngayon ay lumulubog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang bagong pag-aaral ang lumabas ito, ang unang sumusukat ng paghupa sa maraming bahagi ng China, at narito ang sinasabi nitong mabilis na lumalaki ang mga lungsod ng China, at dahil doon ay lumulubog din ang halos kalahati ng mga urban area ng China ay mas mabilis na lumulubog kaysa trick sa milimetro. Bawat taon ang mga lugar na ito ay mayroong 29% ng populasyon ng bansa na 406 milyong tao ang mabagal na naninirahan paglubog ng lupa, samantala 16% ng mga urban na lugar ay nawawala ng higit sa 10 mm ng elevation. Bawat taon, ibig sabihin 67 milyong tao. Ang mabilis na lumulubog ang mga numero ay maaaring mukhang maliit, ngunit sila ay mabilis na naipon sa loob ng 100 taon sa isang quarter ng coastal land ng China. Uupo sa ibaba ng antas ng dagat, at mayroong dalawang bahagi dito, ang isa ay lumulubog ang China, at dalawa ang antas ng dagat ay tumataas. Salamat sa pagbabago ng klima. At ito ay gumagawa ng isang mapanganib na kombinasyon na hindi na natin kailangang maghintay ng isang siglo upang masaksihan ang mga kahihinatnan nito. Nasa atin na sa bawat maliit na pagbaba ng elevation, ang bansa ay nasa mas malaking panganib ng pagbaha. Maaalala mo ang mga baha noong 2023 na kung saan milyon-milyong tao ang nawalan ng tirahan at dose-dose nang namatay kung ang China ay patuloy na lumubog ang mga ganitong senaryo. Ay lalala lamang ito ay isang pambansang problema. Ngunit paano nangyari ba may dalawang dahilan? Una, ang infrastruktura China ay may 600 milyong mangga gusali, 600 milyon ang kanilang manipis na timbang, ay tinutulak pababa sa lupa Pangalaw. Ang China ay walang sapat na tubig sa lupa mula sa ilalim ng lupa. Ngayon ang mga bahagi ng ilalim ng lupa ay hollow at ito ay nagiging sanhi ng lupa para lumubog, hindi lang basta gumuho ang lupa. Nakita natin ito last year sa City of Tandin Streets, biglang nahate. May mga higanteng bitak at libu-libong residente. Dapat City of Tandin Streets biglang nahati lumikas. Then is one of the fastest sinking places sa China. Ngunit hindi nag-iisa, ang Beijing, ang kabiserang lungsod, ay kabilang din sa mga pinakamatinding tinamaan. Kaya ang Shanghai ay isang pangunahing sentro para sa pananalapi at paggawa. At ito ay hindi magandang balita para kay Pangulong Xi Jinping. Ngunit ano ang nagawa niya tungkol dito ay tila hindi siya nabigo hawakan ang gravity ng singsalupa. Oo, nagsimula ang Beijing ng ilang bagong batas para kontrolin ang groundwater pumping Shanghai at mga nakapaligid na lugar ay nililimitahan ang pag-alis ng tubig, ngunit ang ibang mga lungsod ay nakatanggap ng stepchild treatment at ang mga coastal area ng China ay nakagawa ng pisikal na proteksyon. Nakatulong ito sa pagpapanatili ng tubig, ngunit paglubog ang lupa ay hindi lamang isang problema sa baybayin. Kailangang pagtuunan ng pansin ng China, ang mga lungsod sa urban pati na rin ang ilan sa mga ito ay mas mabilis na lumulubog kaysa sa mga lungsod sa baybayin. Kaya dapat silang kumilos ng mabilis. Pagkatapos, baka matuto mula sa ibang mga bansa tulad ng Italy, ang UK, ang US, ang Netherlands, India, Indonesia, Thailand at Bangladesh. Bahagi sa mga bansang ito ay lumulubog na rin, at paano sila nakakaharap ng maayos ang ilang mga bansa ay nag-iiniksyon ng tubig sa lupa. Ang Venice sa Italia ay nagtatayo ng mga pader ng dagat. Ang Jakarta ng Indonesia ay mabilis na lumulubog, kaya sila ay nagtatayo ng isang ganap na bagong kabisera ng lungsod. Mula sa simula, kaya ang mga hakbang ay naiiba sa ilan ay tungkol sa pag-iwas. Ang iba ay tungkol sa pagtanggap sa katotohanan ng isang talo na laro at pagsisimula ng bago, ngunit alinmang landas na tahakin ng China. Ang desisyon ay dapat muna bago ito pumili kung lulubog o lumangoy.